Assalamualaikum in order from Lazada. Okay. Now, unbox po natin. Tignan po natin kung ano pong mangyayari. Female ng HDMI and then male ng HDA. So, ito ay para dito. Ayan. Yes. So, kung monitor mo ay HDMI, pwede siya dito. Okay. Thank you. Hi, again, welcome to my channel. And today, gusto kong pakita sa inyo ang setup ko ng mini studio ko, no? So, ngayon pag-usapan po natin muna yung tungkol po sa computer connection. So, ito po, maganda po kung magkakaroon kayo ng idea sa mga may bibigay ko sa inyo information na rin mong gamitin. Meron po akong dalawang computer, no? Ang isa po ay laptop at isa po desktop, nandito po sa ilalim, no? Titingnan niyo na ito po ay nasa ilalim. Yeah. Ngayon, ang gawain ko po dito, minsan kasi po meron akong program na ginagawa dito sa laptop ko at meron din akong program doon sa PC na wala rin po sa laptop. So, para matipid, ang ginawa ko po, bumili ako ng isang monitor, using one monitor, one keyboard, one mouse, at one set ng speaker. So, kung magkakaroon po kayo ng idea, which is better, I can use two computer at the same time. Ano? One at a time, not at the same time. One at a time. By using the KBM switch box itong binili ko sa Lazada. So ngayon pakita ko po sa inyo. Okay, thank you. Okay, ganito po ito ang ngayon po makita nyo po ang KBM switch, no? KBM switch. Ito po ay nakakonect sa isang monitor at yun naman pong left side ay nakakonect dito sa laptop. At yun naman pong isang connection ay nakakabit naman sa PC na sa baba. So, I'm using two computer, ano? So, alternative po silang nagagamit. So, I can use, by switching, I can use one keyboard and one mouse. At the same time, no, nag-experiment po ako na kung maaaring isang speaker na lang ang gamitin ko, no, isang set ng speaker. Nag-work naman po dahil po ako'y bumili ng isang sound card. Po ay sound card. Ito po ay nakakahalaga ng 220 sa mall. Sa Lazada, 120 lamang po ito. Okay?
And by the way, nabilit ko lang po itong ABM switch ng around 500 something sa Lazada. And included na po ang mga cable. Pero ako po ay bumili pa ng isa pong tinatawag na converter dahil po ang mga ito ay VGA cable. So bumili po ako ng HDMI converter. Kumaga po dahil po ito po yun. Sorry. So ito po ang VGA, which is ang port po nito ay VGA 3. Ngayon ang aking computer ay HDMI. So ang bigat po rito ay 220 ang isa. San mall, ito ay nagkakahalaga ng 1,290. No? Ibang klase pero hindi po ganito. Pero yun ang pagkakaalam kong price. Ano? So kaya po ako napabili, 220 lang po ito sa Lazada. So bumili po ako ng actually dalawa. No, both side dahil ang computer ko ay HDMI at yan na rin ang PC. So yung port ng going to monitor, hindi ko po nalagyan ng ganito dahil may setup pang ginagawa. But contento na po ako. So ganito po umaandar ang aking PC. Ngayon po ito pong laptop, I'm not using the keyboard. Ito po ang ginagamit kong keyboard. Dahil po itong keyboard na to ay nakakonekta na direkta sa ABM switch. At ganun na rin po ang mouse, no? Direkta na rin po ito sa ABM switch. So, kahit ano po, magpapinindot ko po itong button na to. Magsiswitch po yan doon sa second computer. So, gawin po natin ano. Ngayon, explain ko muna po ito kung bakit po dalaw-dalaw ang computer. Since na ang laptop po ay medyo ako po ay nahihirapan ang aking mga mata dahil sa liit po ng mga letters. Ang naging solution ko po ay ilagay sa malaking monitor. No? This is 24 inches at mumurahin lang po monitor po. Yan po mamamahalin. No? So ngayon, ang ginagawa ko po, pinipindot ko po itong Windows plus letter P. Kaya pinindot ko po itong Windows at saka yung letter P. Lalabas po yan. Pindutin nyo muna itong Windows. Huwag nyo mabitawan. Saka nyo pindutin yung letter P. Lalabas po. Yan, selection na yan. Yan, menu na yan. No? So, pinili ko po dyan. No? Pinili ko po dyan ay yung extension. Extension. No? Extension po. Mamili po kaya pagkaya ng pinili nyo, mangyayari. Now, ang pwede pong gawin, kaya ko pong i-drag papuntang kabilang monitor yung nakikita ko ngayon ito, kagaya po nito. No? Pwede ko po siya i-drag. And then, you can see. No? Yan. And then, pwede ko po siyang lakyan. Ayun na po. Okay. So, yan po ang purpose. Dahil habang meron po akong ginagawa rito sa kabilang PC, meron din naman po akong inobyo rito. So, ganun po akong makipag sometimes nagkakapoy nag babanana. Ngayon, pakita ko naman po kung paano gumagana ngayon ang second computer. So, ito po, ngayon, pindutin ko po ang button na to. Tingnan nyo po ang lalabas. No? Pindutin ko. Iyon. Yan po ang second computer. Yan. Okay? So, yung pong connection nito,
logic lang naman po, alam na alam, straightforward lang naman po ito. Kung paano nyo i-coconnect, ito po ay connected sa USB. Parang ito yung power source ng isang laptop, and then also ito po ay power source naman ng PC. At ito naman pong sound card. Kung sound card ay nakakonnect sa isang speaker. So, kahit ano po ang piliin kong patakbuhin, kung laptop o yung PC dito sa baba, tumutunog po yung dalawang speaker. Wala pong problema. So, ngayon, patunayan natin natutunog yung speaker nito, no? Ayan. So, nadidinig niyo po yung sounds, no? Using this control keyboard, gumagana po. Hinaan po natin. Ayan. So, ibig sabihin, gumagana po itong keyboard doon. Ngayon, kung tayo naman po ay switch back dito sa laptop, sandali lang po yan. Switch back natin. Pindutin natin. Ayan na. So, ganun lang po. Ang volume naman, again, natin. Yan ang si Ma'am Lois. No? So, so, yun po. Lahat po gumagana. I can switch back and forth to these two computer. No? So, pagka meron ang ginagawa, pwede kong iwan naman. At habang pineplay ko dun sa kabila, pwede kong bawa dito sa laptop, no? Yan. Okay, I hope yan po kayo natutunan yun sa magulo kong explanation po po dito sa akin yung studio. And I please click the bell, pinutin yun po lang, comment and subscribe and share. Thank you.